Hello mga kasama. Ito uli ako si Kuya Boy. Gusto kong pag-usapan natin yung West Philippine Sea. Alam nyo, para sa akin, yung West Philippine Sea, hindi na natin masyadong dapat na bigyan ng paukulang pansin. Kasi, unahin muna natin yung problema rito sa ating lugar bago natin pasukin yung problema dyan sa malayo. Dahil pag nagkaroon ng problema dyan, medyo may isang tao dyan na gumawa ng hindi maayos, eh maaring malaking problema. Tulad sinasabi nila, palayasin yung mga nandoon. At tutulong sa atin yung mga Amerika. Ganun na lang ba yun? Kung sakaling nagkaputukan dyan eh, apektado ba Amerika? Hindi naman ah. Tayo lang apektado dyan. Hindi pa natin kaya. So, yung West Philippine Sea na yan. Yung una dyan, yung Spratly Island. May island talaga yan. May island. Saka yung Scarborough Show, meron din. Pero itong West Philippine Sea, bahura to eh. Sa malayo, hindi mo makikita to, wala kang makikita dito. Malalapit kayo, paglapit mo lang dyan sa lugar na yan, makikita mo dyan bahura. Hindi pwedeng pumasok dyan basta-basta yung mga lancha. At kung ano-ano malalaking bangka. Nakakapasok lang dyan sa mga ganyang bahura. Yung mga pangkawilan, alam niyo yung pangkawilan, yung mga panghuli ba ng isda na kinakawil, sinusungkit-sungkit yan. Na ang bangka, naglalaman lang ng apat na tao, medyo magaang. Kasi yung mga ganyan na bahura, maraming nakatayo dyan na ano, nung, ano ba yung mga coral na malalaki. Halos hindi ka makalakad dyan, sumasabit-sabit yung paa mo. Saka yung mga taklobo, alam nyo ba yung taklobo, yung malalaking parang shell na malalaki, nakatayo yan, nakatayong ganyan yan. Pagka kinukuha nga namin yan, inuuga-uga namin ganun para makuha, mahirap. Pag yan, sa gabi, tumakbo ka, napadaan ka dyan sa lugar ng bahura niya, wasak ang bangka mo. Wasak talaga butas. Kasi maraming taklobo dyan. Taklobo, matigas yan. Matigas na siya yan. Kami, pag pumupunta kami dyan, nangangawil kami yung hindi doon sa West Philippine Sea. Sa kaparehong lugar na yun, marami yan sa Palawan. Pinupuntahan namin yan kasi yung mga kasama namin namamana. Yung lobster, pinapana nila yan. Saka yung mga pusit na maliliit na pugita. Yan, saka mga, sa bahura kasi marami dyan yung ano, tinatawag ng mga sudambato. Pupunta kami dyan, sa ganyan lugar ha, hindi ito sa West Philippine Sea, dyan kami, yung taklobo, na sinasabi, naano namin yan, binubunot namin yan, nakabaw yan eh. Pag nakuha mo yan, sinusuntot namin yung puwet, kasi pag sa ibabaw mo suntutin yan, sa bunganga, hindi mo kayang buksan yan, mababasag lang. Sa puwet ang sundot nun, saka nga nga siya. Pag ngumanga, makuha mo na yung laman yan. Ako, mga 2 kilo na laman. Parang tulya rin yan. Tapos yung hiniwa-hiwa lang namin, sasaw-saw namin sa toyo na may kalamansi, pulutan na. Ganun. Kaya pinapaliwanag ko lang, itong West Philippine Sea, kung hindi nilagyan ng Chinese to, ng mga ng China, ng tinatawag na artificial island, kahit tayo hindi rin natin maglalagay doon. Alam mo kung bakit? Doon sa lugar na yun, wala naman tubig eh. Paligay mo, mayaman ka, marami kang pera. Pumunta ka sa ganyan lugar, hindi sa West Philippine Sea, doon sa mga bahuran lugar, wala naman makikilala doon, magtayo ka ng bahay doon. Akala mo mabubuhay ka? Na wala kang tubig? Hindi ka mabubuhay. May isda. Ano naman yung isda?
Eh kung isang linggo ko na isda-isda, di na umay ka sa isda rin. Maganap ka rin ng gulay, may gulay ba ron? Oh, yun lang yun. Kami namumundang pupunta na kami sa mga nyan lugar, mga gusto namin uminom. Magpulupulutan kami, yun. Tapos yung ibang nahuli namin, inuwi namin. Kawilan kami, nangangawil kami ng malaking isda sa Palawan. Ngayon, yung artificial island na yan, nung panahon ni Pinoy, maraming birds dito sa lugar natin na pinupuno ng lupa, doon dinadala. Ang pinagtataka ko lang dyan, yung West Philippine Sea na yan, na bahuran ng lugar na yan, maraming taklobo dyan, kinuha na nila yun, yung mga seal doon, kasi tatambakan nila eh. Ang panambak na kinuha dyan, galing dito sa atin, sa Zambales, saka sa ibang lugar. Yung kasalukuyang ginagawa pa lang yun, bakit hindi kumibo sila? Andiyan dyan naman si Pampilo Lacson. Ha? Andiyan dyan sila Trillanes. Andiyan dyan lahat ng mga mayayabang. Bakit hindi nila pinansin yan? Kasalukuyan nagtatambak pa lang. Pinakikita yan eh. Sa GMA, sa kasano na yung panambak kinukuha sa atin. Ba't hindi kayo kumikibo? Yung tumagal-tagal, natambakan na nila ng gusto, halos binatag nila yung bundok natin para itambak doon. Nagkaroon na sila yung struktura, marami, may building na. Meron ng paliparan. Tapos kukunin mo, sabihin mo iyo, ano yung mga siraulo? Matapos nilang magtrabaho, matapos nilang ayusin yung lugar na yun, eh, na wala naman nakikinabang. Gusto mo kunin mo? Aba, gera talaga yan. Masyadong pandadown yan sa China. Kahit ako yung China, kung siya ginawa ko, naghihirap ako sa pagpapagawa dyan. Kumuha ko ng lupa sa inyo. Kumuha ng lupa sa Pilipinas yan, eh, nagbabayad yan. Ba't biniyagan ng local government natin na kumuha ng panambak? Sa ating kumuha ng panambak? O, sino ang presidente ng panahon na yun? Di ba si Pinoy? O. Kasi hindi na natin pag-usapan yun. Talagang Sprockley. Talagang island yun na kinuha. Saka itong Scarborough Show. Pero ito, pinambakan. Para bang yung... excuse me. Para bang yung cultural center... dating dagat, tinambakan. Ganyan, ganyan. Tinambakan nila. Ano mo yung cultural center sa Manila Bay? O yan. Ito, tinambakan din. Pero yung panambak na kinuha na panahon ni Pinoy, na pinayagan ng gobyerno natin na panahon ni Pinoy, galing dito sa Zambales, galing dito sa atin. Pero bago nila tinambakan yan, kinuha na dyan yung mga mahalagang bagay. Katulad yung mga coral na pakikinabangan, yung mga taklobo, maraming mga seal na makukuha dyan bago nila tinambakan yan. Pero pagpalagay na natin na hindi nila tinambakan, hindi sila naglagay doon ng artificial island, ikaw ba pupunta ron para manghuli ka lang ng isda para kumain ng isda? Yung dami-dami isda rito sa lugar natin, pupunta ka na sa napakalayo na wala naman tubig. Halos 15 oras o 18 oras ang biyahe mo para makarating ka lang doon. Di ba? Eh tayo, masyado tayo kasing balat sibuyas. Matagal na nakatambak yung mga lugar na yan na hindi naman natin pinapansin. Ngayon, pinansin ng iba dahil hindi mo pinakikilaman, hindi natin pinapansin. Saka tayo nagreklamo. Kung adyadyan na, nagawa na nila. Para bang bakanting lote sa Bulubundukin o dito lang sa syudad, naglagay ng mga squatter. Malalaking bahay, yung mga squatter na nilagay, mga konkreto pa. Hindi mo pinapansin nung sa kasalukuyang ginagawa. Pero nung gawa na at nakatira na yung mga tao, saka mo sasabihin, hindi bagay, hindi dapat yan, bawal yan. Samantalang yung ginagawa, hindi ka kumikibo. Mali eh. Mali talaga. Saka para sa akin, wala nagme-may-ari ng dagat.
Ang dagat ay ginawa yan ni Lord kasama yan sa mundo natin para sa lahat. Hindi yan akin yan, akin yan, akin yan. Napakayabang mo naman lahat ng makita mo sa iyo. Para kang nagpunta sa bundok na nagsukat ka lang ng lupa noon eh, lahat ng matanaw mo sa iyo na. Hindi ganyan. Para sa akin lang ha. Para sa akin lang. Kung walang gagalaw doon sa ano na yun, West Philippine City, wala namang pupunta roon eh. Wala namang makikinabang doon eh. Sinasabihin nyo, isda. Sus Maria, ang dami-daming isda rito sa, ano lang eh, Batangas lang, ang lalaki ng isda eh. Anong isda sinasabi nyo dyan? Sa totoo lang, pumupunta kayo sa malayo, kumikita kayo ng malaki, ilang buwan kayo halos, ilang linggo kayo dyan, buwan na inaabot nyo. Wala man kayong binabayad na taksi ata sa gobyerno eh. Pagtapos ngayon, pag may problema kayo, yung gobyerno natin ang sinisisi nyo. Eh wala naman yata kayong binabayan. Binibigyan nyo ng problema yung gobyerno natin. Tulad yan, sasabihin sa Senado, kailangan kunin kalayang kalang nainis na ngayon. O sige, ponduan natin. Sabi ng mga ano, ng Philippine AB, sige. Sabi nyo, pagka andyan dyan tayo, may tutulong sa atin, Amerika, kung sino-sino pang kaibigan bansa. O ngayon, nagdatingan yung mga Amerikano, puro battleship ang dala, puro panggera. Ano sabi nyo? O bakit may mga Amerikano dyan? Baka magkagera. Di ba yun ang gusto nyo? Yung maliit na lugar na yun, kakaperangkot na lugar na yun, pinag-aawa-awayan, ha? Para magkaroon lang ng gera. Alam nyo ba kung ano mangyayari pagka nagkagera? Hindi tayo tatagal. Baka isang buwan lang tayo. Lusaw tayo. O ngayon, kung sino mangyayari sa Pilipinas, kung sino manalo dyan, China papasok sa atin. O China na tayo. O magkakatotoo na yung Philippines. Philippines, province of China. O Amerika, balik uli dito yung Amerika. O, under na naman ulit tayo ng Amerika. Malaya na nga tayo eh. Wala na nga nangingialam sa atin. Talaga kayo naman no. Hindi kayo maintindihan eh. Umayos sana tayo. Ayusin muna natin yung problema natin. Puro may pandemya pa nga dito, hindi pa natin naayos eh. Magpalakas tayo. Pag malakas na malakas tayo, girahin natin sila lahat. Ganun lang yun. Yung lugar kasi na West Philippines is dyan eh, wala naman yan eh. Naglagay sila sa saktura dyan. Halos maraming building na. May mga kung ano-ano yun nandiyan dyan. Tapos sabi mo sa'yo, pumunta ka doon. Tampalin mo yung mga Chinese doon. Ang bira. O marami pa naman dyang island. Sa, doon sa sinasabi kong island na wala rin, bahura din. Doon ka pumunta, magtayo ka ng bahay mo ron. Marami dyan. Sa Guntao lang eh. Palawan eh. O may mga isla dyan na walang tubig. Isla na yun ha. Hindi ka na magtatambak. Maglagay ka ng bahay mo doon. O yung problema lang, sino magdi-deliver sa'yo ng tubig para uminom ka? Ani mo yung isda, saka ano, araw-araw isda, inaumay ka rin. Wala nyo ba eh, maganda rin yung araw-araw isda. Sa Palawan ako eh, halos ang hirap ng bigas dyan. Ang bigas nanggagaling pa ng Maynila. Mahal. Ang isda, madali lang. Puro na lang isda. Pati yung mga gulay dyan, mahal din. Eh wala naman dyan na sakahan eh. Eh, puro mga, yan pa lamang, puro mga batuhan yan. Dito kami sa Liminangkong, sa may, eh, malapit sa El Nido. Putik eh, wala ka naman ipatanim dyan. Lahat dyan, kahit na, sardinas nga dyan eh, masyado giyo-diyos ng mga tao eh. Mas masarap pa yung sardinas kaysa sa mga baboy-baboy eh, yung baboy nila dyan eh, kakato ka lang ng planggana mo, takbuhan na yung baboy eh. Nakakalat lang sa bukid eh. Napakamura lang dyan ang baboy.
Yung isda eh, magabang ka lang sa aplaya, pagdating ng mga nanguling isda, lalambatan, o tumulong ka lang sa pagtatanggal ng isda sa lambat, o may isda ka na. Ang problema, bigas. Saka kukuha ng bigas, kailangan may pondo ka pang bigas mo. Ganun lang yan. Kaya medyo yung wag nating gawin pang asar yung West Philippines eh. Eh sa inyo nang galing yan eh. O, kayong mga maiingay dyan, kayo nagbuo ng West Philippines eh. Ha? And dahil sa inyo, natayo yan. Pero umpisa pa lang, pinigil nyo yung pananambak dyan. Hindi matatambakan yan. Eh wala pa eh. Medyo mapipigil pa kasi magsimula pa lang eh. Pero yung meron ng mga building at kung ano-ano na, saka mo pakikalaman, ay problema na talaga. Parang dito sa atin yan eh, pinabayaan mo magtayo ng bahay, yung mga squatter, o ngayon palalayasin mo, bayad ka. Kasi palalayasin mo sila eh. O parang dito, oh, babayaran natin sila para lumayas lang, ganun. Malaking kaululan yan. Yung lugar na yun eh, yung bawuran na yun, pag pumapasok yung bangka namin, pinapatay namin yung makina, pag malapit na. Tapos gumagamit kami ng kawayan na malaki para i-guide namin kung saan namin idadaan yung mga. Kasi pagka yung hélice mo tumama sa mga bawura, kundi maputol yung hélice mo, bumaloktot. Hindi mo pwedeng patakbuhin yung hélice. Kailangan yan, patayan, tapos nagsasaguan ka lang. Pipiliin mo lang kung saan ka dadaan. Kasi meron dyan mga bahura masyadong mababaw. Sasabit ang bangka. Lalo na pag meron dyan mga taklobo na katayo. Pag tumama yung bangka mo dun, eh, butas ang bangka mo. Hindi pwede mga salbabida, kung ano-ano dun. Saka hindi ka pwede pumunta dun ng gabi. Hindi mo makikita yung mga ano sa bahura. Kailangan may flashlight kang malaki kaya mahirap din. Sa araw nang maganda pumunta doon kasi, pero masarap talaga doon kasi pagbaba mo roon, marami kang makikita, marami mahuhuli. Pero yung mga kinuha nga namin shell doon eh, pagdating namin sa bayan, tinapon eh, ng mga taga roon kasi hindi namin alam. Eh medyo baguhan kami doon, dami namin shell na kinuha, kinakain namin. Tinapon nila lahat. Sabi ganun, huwag yung kakainin to, ilason to. Hindi lahat ng shield dito kinakain, sabi nila. Yung mga marurunong doon. Kaya kumuntik na rin ako mamatay doon sa isda. Naglalambat kami, pagkawa ko sa isda, biglang pumilantik. Tumama sa akin. May lason pala. Alam mo yung mga ano, hindi rin basta-basta. May mga isdang may lason. Hindi mo nakakainin. Yung tinik lang niya, yung mga nasa likod niya, nasa katawan niya. Pag sumabit, namanid ka agad ako eh. Mabuti, mayroong marunong doon na ginawa. Yung kamay ko na may tama ng nasundot. Sinawsaw niya rin sa tubig na mainit. Di naman masyadong mainit, maligam-gam lang. Tapos nilagyan niya ng asin. Naramdaman ko yung pamanid ng katawan ko. Nahuhugot niya. Tapos umitim yung tubig. Ibig sabihin, natanggal yung virus. Parang kamanda. Pero kundi ako, handa na ako. Sabi ko, wala na. Matitikok na ako. Ang dami ko nang ininom. Paracetamol ko, wala. Yun lang, may dumating. Kumuha ng Meron din daw dun eh, yung ganun. Pagka mangyari yun. Meron dun yung, yung balat ng papaya yata. Masisip-sip niya. Saka dun, meron din ako kasama dun. Paglosong namin. Tamaan siya ng salabay. Naku. Yung bata, patay. Pag tinamaan ka ng salabay, yung mga dikya na ibang klase, sinug ang katawan mo. Hindi rin basta-basta dyan. Kala nyo ba, ganyan-ganyan lang yan. Hindi rin. Kaya, yun lang masasabi ko. Eh, siguro kung may pagkakamali ako na hindi ko masyadong makakalagdunong-dunungan, pasensya na kayo. Yun lang kasi ang alam ko. Kasi sa bahura, walang tubig dyan. Magtatayo ka ng bahay dyan, isda lang makakain mo. Wala lahat dyan. Marami dyan na mga tinatawag na mga island-island na walang tubig. Kasi wala namang bundok dyan eh. Oh.
Hindi katulad nung island na malaking-malaki talaga, may dumadaloy na tubig. Pero mga island-island na basta-basta lang, wala, tuyot. Wala kang papapakilaman. Sa island magandang tumira, yung may tubig. Importante tubig. Pag walang tubig, wala. Patay ang pamumuhay. Alam nga naman may magdadala sa iyo ng bigas, magdadala sa iyo ng pagkain para doon ka, ano ka. Mabuti pa magpamunti ka na lang. Punta ka sa munti. Pakulong ka na lang. Para ka rin nakulong doon eh, naiwag. Napunta ka sa iwahi. Eh kasi wala, pupunta ka sa lugar na yun, tapos wala ka namang gagawin doon. O, magpapaitim ka lang doon sa dagat. Alam mo dagat, lakas makaitim yan. Hindi ka buti sa linggo yan, negro ka na dyan. Masira lang ang balat mo dyan. Kaya kayong masyado kayong ano, balat sibuyas dyan sa West Philippine Sea. Parang akala mo, inyo yung dagat eh. Ang dagat, wala nagmemeari niyan. Pag-aari yan ang lahat ng tao na nabubuhay sa mundo. Kahit mga ibon, anong pag-aari nila yan. Huwag niyo sabihin, akin yan. Parang ang squatter na swapang eh, napunta sa bundok eh. Lahat na matanaw niya, kanya. Di ba? Yun lang masasabi ko. Oh. Saka, may dadagdag ko lang. Yung tungkol sa, ano, sa tinatawag na ivermectin. Sana makarating yan dito sa amin. Wala eh, Quezon City lang eh. Enta kami. Saka yung pabunan sana. Pabunan. Sana yung mga dito sa atin, bigyan nila ng pagkakataon. Totoo, ako naniniwala ako na pag gumawa ka ng gamot, sabihin mo, gamot para sa COVID, eh mahirap yan. Pero sabihin mo, katulad yung pabunan, eh, gamot yan sa ganito lang, yung pangkaraniwan niya, ubo-ubo. Approve siguro yan. Approve kagad yan. Saka mo i-follow up na subukan sa, ano, sa virus ng COVID-19. O, ganun lang. Kasi kung mag-a-apply ka, i-apply mo yung gamot, sabihin mo, para sa COVID, pahirapan ka talaga. Hindi ka makaka-ano, hindi ka makakalusot dyan. Dahil maraming tinatawag na yan. Yung mga requirement. O sige, sana yung ivermectin sa kayo, mectin sa kayong ano, yung pabunan ma-approve na. Ako, nag-aabang din ako ng ano eh, ng injection ko eh. Nag-apply na ako sa munisipyo, inihintay ko na lang tawag para makalabas na ako. Ayoko palabasin kasi. Pag na-injectionan ako, siguro makakalabas na rin ako. O, maraming salamat. Thank you very much sa inyo lahat. Salamat.